Hello guys, itong next video natin ngayon ituturo ko kung paano i-retrieve yung nahack na email account na connected sa Facebook. Halimbawa, pinahiram nyo yung FB nyo sa kaibigan nyo para laruin yung ML, tapos ilang araw lang hindi mo na mabuksan, tapos sasabihin niya hindi niya alam kung bakit hinak niya. Tagin lang natin. Ayan. Hinak niya yung email mo, tapos sabihin niya hindi daw. Tuturo ko kung paano mag-retrieve. Kung yung FB nyo is merong cellphone number connected siya, tapos gumagana siya, tapos nakalagay siya sa SIM, yung SIM card nyo na connected sa FB nyo nakalagay sa cellphone nyo, pwede yun. Ito, pindutin nyo lang get code. Pero kung halimbawa yung FB nyo hindi connected sa yung FB nyo nawawala yung SIM card, nawawala yung SIM card na connected sa FB nyo. Paliwanag. Basta yun na yun. Yung basta hindi gumagana yung SIM card, wala na. Yun, ganun. Hindi na ma-access, hindi na access na SIM card nyo yung FB nyo. Yan tuloy yung gagawin nyo nun. Yama. Unang-una, kung naka-wifi kayo tulad nito, patay nyo lang muna yung wifi nyo, tapos connect kayo sa data. Kahit walang load yan, okay lang. Ako din, walang load eh. Ganta lang. Pagka nakapagpalit na kayo sa data, punta kayo sa Google Chrome, then type nyo free.facebook.com. ayan, then enter nyo lang. So dito login nyo yung FB nyo na gusto nyo i-retrieve, yung ML, yung FB nyo na connected sa ML na hinak. Ayan, lagay nyo lang. Tapos yung dati yung password, yung huling password na naalala mo, lagay mo lang. So, antayin nyo lang siya mag-incorrect login. Then pag lumabas nyo yan, pindutin nyo itong recover account, recover your account, tap nyo lang yan. Then ito, may lalabas na choices, tatlo yan. Tatlo yung lumabas sa akin kasi may tatlo akong number. Since yung tatlong number na yan hindi na gumagana kasi nawawala ang lahat yan, wala na akong access sa mga yan. Ito, pipindutin nyo yung no longer have access to this. Ayan, tap nyo lang yan. Pag tap nyo yan, nanghihingi agad siya ng mga email. Kung may email na kayo, login nyo lang dito yung email nyo. Ayan. Pero kung wala pa kayong email, pwedeng gawa na lang muna kayo sa Gmail or sa Yahoo, pwede yun. Tapos bago nyo lang ilagin dito ulit. And yung continue. So ayan, nangingi siya ng confirmation kung ikaw talaga. Lagay mo lang yung pangalan ng FB mo, then picture mo, kailangan picture mo kasi i-verify niya kung totoong ikaw nga yung nagre-retrieve. Yan, yung kitang-kita dapat talaga yung mukha mo. Ayan. Then send. Tingin nyo lang guys kasi hindi naman ganun kalakas yung signal ko eh. Ayan, hintayin nyo na lang yung verification ni Facebook
kung valid yung mga sinend mo. Hintayin nyo lang yan. Magsasenda lang si Facebook sa inyo ng email kapag na-verified na nila. Tapos bibigyan ka nila dito ng link para mapalitan, magbigyan ka ng bagong password. Kailangan lang tumatagal to, minsan 2 to 3 days. Tapos bibigyan ka na, kung saan na lang magbibigay ng link dito, mag-i-email sa'yo ni Facebook. And kailangan i-check mo lagi ito, siguro 2 times a day, ganun. Pero 2 to 3 days lang naman to eh. Tapos okay na, bibigyan ka dito ng link ni Facebook, tapos i-click mo lang yun. Then yun na yung lalagay mo na yung new password mo. Then yun, magagamit mo na para ilagin sa ML mo. Then yun lang guys. Then legit to guys, kapag kaya lang, kailangan lang talaga hintayin. Kasi nung siguro last month, ganun, yung pag re-retrieve ng Facebook, madali lang siya. Ganun lang, hindi na kailangan ng verification na to. Yun, kapag naglagay ka lang ng new email, yun na yun. Napalitan na, pasok na agad yun. Bale, siguro napansin ni Facebook na pwede gamitin yun sa hacking. Kaya hinigpitan nila. Tapos ginawa nilang ganito. Kaya, pero okay lang naman to guys, kahit medyo matagal, abutin na 2 to 3 days. Kasi at least babalik yung account nyo. Yun yan lang guys, salamat sa mga sumusuporta. And sana nakatulong to. And huwag kayo mag-alala dahil babalik na yung account nyo. Yan lang. Thanks for watching.